Manang ay ni Marcos may siniwalat sa isang radio interview sa tunay na naging usapan ni Bongbong Marcos at Inday Sara, mula nang magsimula ang filing of Certificate of Candidacy. At naging highlight sa naging interview ang pagkikita ni BBM at Sara Duterte sa Cebu. Ayon kay Manang Aimee, kahit siya ay naguguluhan at lagi na lang nagugulat sa mga nangyayari pero umaasa pa din ang nakakabatang kapatid na Marcos na magkakaroon ito ng magandang resulta bago pa man ang papalapit na petsa ng substitution para sa 2022 election. At malaki ang kumpiyansa nito na may magsasamang solid na kandidato sa hanay nila, na ayon pa nga sa kanya na si Sara Duterte daw di umano ang nagtulak na tumakbo sa pagkapangulo si BBM. Dagdag din niya na hindi sila kumpiyansa na mananalo sila sapagkat mahirap daw pagtiwalaan ang mga surveys na nangyayari ngayon kahit laging nasa top or number 1 si Bongbong. May sinabi pa nga itong binilin daw ng kanilang ama na si Ferdinand Marcos na may sumpa ang leading lagi sa survey. Panuorin po natin ang buong interview. Ang video na ito ay umani ng samot-saring reaction mula sa mga netizens lalo na sa mundo ng social media. Ano ba talaga? May mangyayari bang political realignment sa November 15? Maaasahan ba natin na magkakaroon? Kasi syempre yung nangyari sa Cebu ay pinag-uusapan ng lahat at ang daming speculation. So, posible ho ba magkaroon ng let's say Bongbong Mayor Sara tandem o Bongbong ano pa rin ba? Bongo ba? Ano pa talaga ang mangyayari? Ano ba ang pang takbo ng politika natin sa from your end? Well, talagang magulo, no? At pati kami nahihino. Sabihin ko na yung ito ko, nagulat talaga kami. First time siguro nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas na yung frontrunner, si Inday Sara, eh hindi nagpila. Kaya nagulat kami lahat, nakalain namin talaga na siya ang tatakbong presidente tapos ang pangarap lamang ni Bongbong eh maging bise, magka-tandem. Naalala ko na, pagpuntahan sa Davao, dinilitawan si Mayor Inday na sana sila na yung bise. Pero wala naman nag-isip, hindi namin akalain na talagang hindi pipila. Eh yun, medyo sideline talaga lahat, nagulat talaga, nagulat tayong buong mundo nung hindi pumila. Tapos, ang sinabi na lang ni Mayor, Bongbong, tumakbo ka na. Sabi niya, ano, tatakbuhan ko. Sabi niya, presidente na, hindi na ako tatakbo. Ano? Okay. We're really not ready, but Mayor Inday said she's not proceeding. Kayo na ang tatakbo, Bongbong, tumakbo ka na. Sabi ni Bongbong, di wala akong slate, di wala akong partido, pagbira, wala akong vice president. Eh basta pumila ka na, ako'y hindi natatakbo. So that's actually literally what happened in all honesty. Sabi ko sa Cebu. And now, nagkakagulo kasi sa... Well, I don't know. Sa swerte naman, for some reason, ito si Bongbong naman, yung aking kapatid, nagugulat din kami, leading far and away sa iba't ibang survey. So, yun na yun. Nakakatuwa nga kasi yung hindi pinaghandaan, andyan bigla. Okay. Oo. Pero ngayon ba, Senator Aimee, wala pa rin mo pa siyang napupusuan na Vice President? Tsaka hindi pa rin mo mapupuno yung kanyang Senate slate? Or naghihintay pa rin siya ng November 15? Well, hindi naman siguro sikreto at matagal nang pinag-uusapan bago yung pagtitipon sa Cebu. Sa Cebu. At sinabi talaga namin, birthday lang yun eh, hindi naman talaga meeting as such, ano? At ang sabi nga namin, maganda siguro at wala, ikaw na tumulak dito, ikaw na rin mag-vice. Baliktad na lang, whatever. And we asked Mayor Inday. Si Mayor Inday, medyo hesitant pa. Sabi niya, nag-file na ako sa Davao, gustong-gusto ko na rito. So we're talking about that. Fortunately, marami rin pumipila kay Bongbong. Marami naman nag-a-apply pagkat nauuna siya. Very obvious naman yung preference namin. Sinasabing may solid North, medyo mas malakas kami sa Norte. Si Bongbong may NCR din, malakas din naman kahit paano. Tapos Region 8. Pero medyo takot sa Mindanao, di ba? Medyo bulag kami doon. At hindi naman sekreto siguro, doon na rin nagkamajikan. So, natakot din kami. So, naturally, we're tending towards the Mindanao and Bismin candidates. So, may nag-a-apply naman. Parami naman nag-a-apply sa awa ng Diyos. Kaya lang, pili-pili rin kung sino yung kasundo, so, di ba? Pero naalala ko, your last statement on when you were urging si Mayor Sara na sana ay magkaroon ng tandem yung dalawa, no? Para yung Solid North at saka yung Solid South
At saka sinabi nyo nga, it's a political marriage made in heaven. No? So, pumalat yun. So, somehow, hindi na tuloy. No? Sabi nyo kasi, parang ayaw na talaga ni Mayor Sara. So, you are still confident that Bongbong still has a big edge against those who have already filed their COC? Well, alam niyo, medyo matagal-tagal na rin tayo sa politika. Meron kaming biruan diyan eh, yung sumpa ng nauuna sa survey. May early lead eh, na nakakatakot, di ba? Ah, so kinakapahati kayo sa ganung early pick. Siyempre, nakakatakot na lang, kumpiyansa, huwag kang mag-overconfident. Lagi kaming running scared eh. Yun ang sabi ng tatay ko, naku, kayo naniniwala dyan sa mga nauuna. At totoo naman, alam natin, 2016, di ba, yun ang nangyari. May early lead, biglang nagulanta lahat, biglang Duterte pala sa bandang huli. 2010, ganun din, hindi naman inaasahan na tatakbo si Presidente Pinoy. Tapos, ganun din noong 2004, FPJ all the way. Kaya kung tutuusin, talagang nakakatakot yung mga early lead na yan. So, hopefully it holds. But on the other hand, we can't count on it and sit on these online surveys pa man din. Kung ikaw ay mayroong opinion sa isyong ito, malaya kayong makakapagkomento dahil open ang comment section para sa inyong saloobin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Para sa mas marami pang showbiz update at political na issue, mangyaring laging nakasubaybay sa channel na ito. God bless us all. Mabuhay!